Okay, kumusta kayo dyan? Ito, nag-aanda pa ako sa isang task ko yung ginagawa kong pasta ngayon. Yung truffle carbonara pasta. So, tunghayan nyo lang. Parang kayo matututunan dito. Itong tablespoon. Sweat nyo lang yung bawang. Pag sinabi yung sweat, hindi magpawis ha. Yung... Hindi ito, meron akong 2 cups of cream. So, let it simmer for maybe 10 minutes hanggang sa dumapot siya. Ipapantayan nyo kasi baka masunog naman yung ilalim. Kahit nasi-simmer siya, so ready na yung natin, yung pasta natin. Al dente na siya. So, bago natin siya, bago mo i-drain, huwag mo kalimutan magtabi ng stock, yung pasta stock na tatawag. Makatulong yan sa paggawa ng sauce mo. Drain mo siya. Pwede siya ma-overcook. Lagyan mo ng cold water. Ayan. Sobrang al dente. So sabi ko sa iyo, pwede kayong gumamit ng fettuccine, bucatini, linguine, pwede kayong gumamit ng spaghettini, kahit anong pasta. It's your choice naman kung ano yung available at saka kung ano yung kaya ng budget. Normally pasta, pare-pare lang yung price niyan. Depende na sa gagamitin nyo. Gusto nyo yung fettuccine, okay din naman yun. Pero mas paborito ang carbonara sa linguine. Yung ginagamit ko, linguine ko. Meron ako itong steak. Sirloin steak. So, sasama natin yung carbonara natin ng sirloin steak. Para may meats naman, di ba? So, yun yung steak. Lalagyan natin sa season. Pero bago yan, kailangan yung steak. Medyo, andalin yung konting moisture para kumapit yung lalagyan mo. Seasoning. Konting-konti lang ano, konting-konti lang ito yung minsan ulit. Yung gaya. Then, herb. Dried herb. Kung meron kayong steak seasoning, pwede din yan. Pero mas prefer ko yung salt. Dried herb and pepper. Konti lang ng olive oil. So yun, habang hintay natin maluto yung sauce natin, inihanda ko na yung pan para sa steak. Sabay-sabay na siyang maluto. So, habang ginagawa ko yan, nag-grate ako ng konting grana padano cheese. Wow! Pala, isang tip. Habang gumagawa kayo, pag panatalihin yung malinis lahat, lagi yung surface ninyo. Importante yan sa kusina para hindi tayo, hindi magkaroon ng cross-contamination na tinatawag. So, walang linis na cloth. Nasa nyo lahat yung pinagamitan ninyo, kailangan malinis, kailangan laging malinis, hindi pwede yung makalat, hindi pwede yung makalat, hindi pwede sasabihin ako yun. Alam niya yun kasi cross-contamination, pag may cross-contamination sa kusina, hindi nyo alam, marami nyo pala kayong bakteriya yung nakakain ng katawan ninyo. Kung hindi kayo malinis sa pagluto, sa pag
paghawak ng pagkain, yung contamination napakataas, napakahal. So yung isa sa number one tip ko sa inyo, kailangan laging malinis. Clean as you go. So ito na. Lutuin ko na yung ano, steak habang kumukulo ng itong sauce natin. Normally, hindi ko naman yung consistency niya yung lapot ng sauce natin. Pag nakuha natin yung lapot ng sauce, saka natin siya sisisi ng truffle oil at chagra na pano and then peppers. So iba pala mga carbonara, usually may ham, may prosciutto, or kahit anong ham na ginagamit. Itong ginagawa natin, totally vegetarian siya. Wala siyang meats. So naglagay na ako ng meats, yung steak on the side, para meron naman tayong protein kahit papaano. So, tara, putin natin yung steak. Ready na siya eh. Hintayin pa natin. Kunting oil again. Kunting oil. Kasi, hindi smoky na siya. Yung steak. Yan, medyo incorporate ito siya. Add additional truffle oil. Right. Ibang carbonara, merong egg. Ito walang egg. Yung egg yung tinatawag na liaison, egg yolk, yun yung magpapalapot. Hindi mo siya nagpapalapot totally sa carbonara. Ang ginagawa lang ng egg yolk sa carbonara, extra creamy. So, hindi mo na kailangan pang extra creamy dito kasi sobrang creamy na siya. Okay, let's move on to the plate. Ayan, almost ready na yung lahat. Ipaplato na natin siya. Pero bago lahat, linis ulit. Linis tayo ulit. Tante, linis muna. Kailangan malinis. Kung dumin ako, anong kakain ng pagkain mo? Sigurado yan. Kalinisan, importante. Kailangan malinis ka sa lahat ng ginagawa mo. Ayan, patunan natin. Konti lang. Konting-konti lang. Ayan. Tapos konting grated grana padano again. Konting-konti lang. Tapos yung steak. Amo, bago makalimutan yung steak.
medyo wala, medyo uy, medium, nice medium. Yan, medium. Yan o. Medium o. Tap mo na siya dito sa carbonara mo. Konting truffle oil. Sagana sa chisa. So yan na yung ating truffle carbonara with sirloin steak. Come on, let's eat. Yum. Halos maubos ko na. So, salamat nga pa sa panonood nyo. Ngayong araw to yung ginawa natin carbonara pasta ni steak. So, kung meron kayong katanungan tungkol dito sa ginawa natin ngayon, kung meron kayong nais na idagdag pa or may suggestion kayo about truffle carbonara, i-suggest nyo lang sa comment box natin. So, huwag nyo rin palang kalilimutang mag-subscribe sa channel natin para marami pa tayong matutunan sa mga susunod pa nating coaching vlog. So, hanggang sa muli, tutuloy ko na itong pagkain ko ng pasta. Malamang baka sa mabos ko ito. So, hanggang sa muli, ingat po kayo.